Hello. Ayan. Mahilig ba tayong mga Pilipino sa kahoy na mga kagamitan? Ayan. Lalo na pagdating sa antik. Ayan. Ako, isa ako doon sa mahilig sa mga kahoy na kagamitan. Ito ay nabili ko ito. Antik, ano? Cute, ano? Nabili ko ito sa surplus lang po ito eh. Sa Japan surplus. Ayan. So, matibay kasi antik nga. Ito naman ay, ayan. Ito naman ay, nabili ko rin ito sa, sa ibang tindahan naman. Antik din ito na kagamitan. Ayan. Actually, apat ito nabili ko. Ayan. Antik, ano? Kahoy siya, pero, pulido, solid, matibay po talaga yan. Ayan. Pwede siyang ano, pagpatungan mo ng tasa na may kape. Pwede ding lagayan ng kakanin. Ayan. Ito naman, ito mahal itong isa ito. Nabili ko siya sa Ilocos Norte ito eh. Ayan, antik siya. So, ano siya? Baso siya, no? Hindi. Tasa siya. Nakahoy. Yan, antik po yan. Yan, kailang mukhang tao. Yan. Opo, ganda. So, may iba pa ako nabili. Ito. Ito talaga pwedeng patungan ng kapito. Kahoy din ito. Tatlo din. Yan. Halig ako, no? Patungan ng kape, ang ganda. So, hindi mainitan. Ayan. Ito naman, ganda ito, matibay ito. Malaking plato, pero antik talaga din. Ayan. Lapad, ano? Ayan. So, ginawa ko siyang design sapagkat may nabili kaming table na kahoy din na parang antigo. Antigo. Parang antiko pala. Ayan. So itong table na ito, antik to na table. Antik. Design lang yan. Nabili namin ito sa Alabang sa Festival Mall. So medyo mahal din ng konti. May nakalagay pa dyan, I love Jesus. Ayan. Yan ang kabuuan ng table niya. So makapal siya. Napakabigat po nito, no? Antik talaga. Makapal siya. Ayan. Medyo ang presyo niya nasa ano yun eh, 20,000. Dahil pa tapos na sila, pauwi na. Natawaran namin. Ayan, 15,000 lang. Nabili ng 15,000. O matibay po, hindi siya na ano, kahit ilang taon, may pamana pa yan sa mga anak kaapu-apuhan. Ayan. So, antik po. Matibay po ang antik, lalo na kung kahoy talaga na, lalo na po yung nara. Kahoy na may pangalan. Ayan, oh. So, maganda po pag ang gamit mo ay antik na kahoy. Lalo na yung mga lumang bahay. Yung lolo ko kasi, yung lolo ko ay mahilig sa mga antikong mga kahoy noong panahon. So, ito naman isa kong ipapakita ay, yan, talagang gawa yan sa puno talaga yan ng akasya. Yan, kasi yung itong table na ito, yung asawa ko ay nakahingi siya ng isang hiwa. May sa eskwelahan kasi nagpuputol ng puno ng akasya. So, ang ginawa ko, humingi siya ng isang hiwa. Pagdating sa bahay, pinauwi ko. Ginawa kong table. Ayan. So, nang gawin kong table, ayan po ang resulta, mga kapatid. Ayan po ang resulta. Ayan, nagawa ko. Kininis ko. Nang kininis ko ay ginawa ko ay
binarnisan ko. Minsan kailang varnish na kasi habang tumatagal ay nagagasgas din. Tapos doon din sa festival, ayan, nakahanap ako ng upuan na pwedeng pang partner niya. May hiwa pa. Ayan. Ito na. Crack na. Ito yung upuan na antik. Kahoy na pulido po siya. No? Ayan. Tuloy apat po ito. Nahingi lang po yung isa. Ayan, pang partner. So, tatlo na lang po. Tara. Ayan. Pupulido po siya. Ang tibay po talaga. Pakatibay. So, ito po yung ano. Pangalawa naming table na pag may bisita pwede magkape. And pakita ko sa inyo yung pangatlong table na kahoy din, pulido din. So tara na. Okay. Let's go. Okay. Okay. Patayin mo natin ilaw. Ito na po. Labas po tayo. Ito yung pangalawa. Ayan. Ito yung pangalawa. Ayan, may aso. Ayan, si Grisfit. Hi. Ito. Ito ay nakailang varnish din ito. Kasi habang tumatagal nga ay naano siya nagagasgas. So, inuulit-ulit ko lang yung varnish. Ayan. So, sandali lang anak. Tingnan nyo po. Ayan. So, pulido po siya kasi kahit na yung kanyang tornilyo ay hindi po bakal. Kahoy pa rin. Ayan po. Ayan. Dalawang upuan lang po pero pahaba po yan. Ayan. Okay. Ayan. Malaki-laking table din po to. Ayan. Ganito po yung kahoy. Makintab po siya habang tumatagal. Kumikintab po siya. Ayan. Habang tumatagal po. Ganun lang po. Ayan na po. Ayan. So, balik po tayo. So, dito sa church natin, ay ganun po dito. May tatlong table pwedeng maupo kapag may mga bisita. So, antik po yung table nating tatlo. Ito po, antik. Kahoy pala. Ayan. So, ito, may nabili akong rattan naman. Mahilig ako sa nito. Ayan, rattan naman yan. Itong rattan, ay nabili ko rin siya sa Japan Surplus. So, rattan po siya. Hindi siya kahoy. Okay. Salamat po sa panonood. Ayan. Kung kayo mahilig sa kahoy na kagamitan, lalo na sa mga table, marami po, lalo na sa mga probinsya, creative ka lang, marami kang magagawa. Gawing table, upuan, ayan, barnisan mo, ay magmukha na po yung antik. Okay po, bye-bye po. God bless. Sana panoorin nyo lagi at i-share. Ayan. Maganda po ang kahoy na kagamitan, lalo na kung antiko. Bye-bye po.